Mini vlog part 3. So ayan, inaayos ko na din yung mga damit ni Kylie. Tapos ito naman yung mga gamit ni baby. Nilagay ko na muna sa pinakailalim para hindi din lagi nilalaro ni Savvy. Lagi niya kasi pinagtitripan itong mga to. Tapos ito naman, mga damit to ni Savvy. And ayan, damit ni Kylie at saka ni Savvy. Pinagsama ko na grabe kasi daming damit ni Kylie. Hindi na magkasya. Tapos ayan, damit din ni Ate Kylie yan. Isa na mga damit. Anong ginawa niyo? Siya ang buyo? Ano si Savvy? Ano si Savvy? Ha? Tapos ayan, habang busy si Kylie and si Savvy dun sa kwarto, nag-iPad tapos nagsiselfon sila. Yun lang naman kasing option ko para maging behave lang sila. So aminin nyo mamis, ganyan yun din pinapatahan yung mga anak nyo para tumigilan sila kakayak. Para din kasi makagawa ko ng gawaing bahay dito. Tapos ayan, habang nasa mood sila, nagsiselfon lang, tahimik, habang di pa umiiyak. Ayan, minamadali ko na din kumilos. Kasi sinumpong na sila, ayan, magta-tantrums na sila. So syempre, wala na akong magagawa sa bahay. Hindi na muna ako naligo kasi inuna ko muna yung gawaing bahay. Kahit naman pag nandito si Boss Jaja, ako pa din yung general cleaning dito. Mas gusto ko kasi ako yung kumikilos para mas malinis at maayos. Iba din kasing kilos ng babae sa lalaki, di ba? Tsaka dapat kapag nanay ka na, mabilis ka dapat kumilos. Kay newborn o toddler yung anak nyo, dapat talaga mabilis ang kilos. So ako, simula nung pinanganak ko si Kylie, talagang hands-on ako sa mga anak ko. Ako talaga nag-aalaga sa kanila ever since. Lalo na nung bumukod na kami ng bahay, ayun, mas lalo talaga ako naging hands-on sa mga anak ko. 3 years na din kasi kami nakabukod ng bahay. Ayun, nagagawa ko din naman yung mga gusto kong gawin. Tsaka dalaga pa lang ako, sanay na talaga ako sa gawaing bahay. Ito kayong pinaka-favorite kong ginagawa sa lahat ng bagay. Yung maglinis ng bahay. Nung dalaga ako, hindi ako pala tambay sa labas. Talagang naglilinis lang ako ng bahay. Yan talaga yung pinaka-favorite kong gawin. Kaya ayan, nung nag-asawa na ako, nagka-anak, ayan, na-apply ko siya sa sarili ko. Bilang magulang na at may asawa. At least hindi naman ako nahirapan kung paano gawin to. Hindi din ako nangapa kasi lalo na sanay naman talaga ako sa ganitong gawain. So ayan si Kuya sa Oh, lagi siya nang hihirit ng milk. Kakamit lang niya pero humihirit pa rin. Pero ayun, tinimpla ko pa rin siya para manahimik na lang. Super dami ko pa kasi talagang gagawin. After ko maglinis ito, maglilinis pa ako CR. At saka huwag kayong mag-alala guys, nakakakilos naman talaga ako. Hindi naman ako yung super talaga maselan magbuntis. At mas gusto ko din kumikilos ako dito sa bahay kasi pag puro higa, para lalo ako magkakasakit. O ibig ko sabihin, parang lalo sumasakit yung katawan ko, ganun. Hindi kasi ako sanay ng puro higa-higa lang. Pero pag magbubuhat na mabigat, ayun, hindi naman ako nagbubuhat na mabibigat. Tsaka kapag nararamdaman ko napapagod na ako, ayan, nagpapahinga-pahinga din ako. So ayan, tinimpla ko na ng milk si Savvy kasi nagwawala na siya dito, sumisigaw na milk, 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 gatas-gatas, Savvy ba naman niya. So ayun, ang ending, tinimpla ko na din siya para manahimik na lang. Si Kylie naman, kapag ganito mga hapon naman, hindi ko na siya tinitimpla ng milk kapag gabi lang matutulog. Pero minsan kapag nagre-request siya o kaya hindi siya kumain ng tanghalian, ayan, magbi-milk siya. Kuwati ko, kiswit nang. So ito naman yung next kong lilinisan, yung CR namin. Papakabrush ko talaga to ng bonggang-bongga kasi nangingibal na sa sobrang dumi. Every 3 days kasi ako naglilinis ng CR namin, as in yung general linis talaga. Tapos hindi muna din ako gumagamit ng Domex o yung mga matatapang na panglinis ng CR. Ang ginagamit ko, Sunrox Violet lang muna. Yung Sunrox Violet kasi hindi siya matapang ang amoy, kaya ayan, pwede siya sa akin. Lalo na buntis ako, bawal ako sa mga matatapang ang amoy. Tapos alam nyo ba guys, ito talaga yung pinakagustong-gusto ko nililinisan sa lahat, yung CR namin. Tapos ito din yung pinakaayaw kong nakikita madumi. Nagiging dragon talaga ako kapag nakita kong madumi yung CR namin. Tumatalak ako ng bonggang-bongga. Nangangaarmalite ng mga kasama ko sa bahay, charot. Pero totoo yan guys, alam na mga kasama ko sa bahay, ang pinakaayaw ko talaga nakikita madumi yung CR namin. Ako, aapak pa lang ako sa tiles, mababadrip na ako pag nakita ko madumi. Siyempre, sino ba naman gaganaan mag-CR kapag madumi yung CR, diba? Tatay ka? So ayan, tapos na ako maglinis ng CR, tapos na rin ako maglinis dito sa bahay. Nakapag-map na rin ako, ayan si Ate Kylie, oh. Nanonood na lang sila ng TV, pati si Savvy. So di ba ang linis na ng bahay. Ang next ko naman gagawin ay maghugas ako ng plato. Kami lang naman yung kumain, kaya konti lang din hugasan ko, tapos maghugas akong bote. So ayan na yung CR namin, oh, di ba ang linis na. Kumikinang-kinang pa yung tiles niya, oh, di ba? Ganyan yung gusto kong CR talaga, napakasarap sa mata pag ganyan kalinis yung CR. Tapos ang sarap na ng dumumi, oh, di ba char? Aminin niyo yan, sarap sa pakiramdam kapag malinis yung CR, di ba? Tapos ayun, nung kinagabihan na, nagpahinga na ako kasi hindi ko na carry din kumilos. Medyo napapagod na ako.